Hi guys, welcome back again to my channel. This is Briggs, your nutrition advisor. And for today's video guys, is kakaiba yung ating gagawin because we're trying to look at water system na economical at the same time sustainable. Sustainable in a way na hindi siya costly. So as you can see guys, water is very important, especially when it comes to household necessities. It's a basic needs. Ginagamit natin siya panligo, ginagamit natin siya panghugas ng plato, panlinis, and panlaba. So dito sa area na to, nung na-purchase namin siya, wala talaga siyang water system. Or wala talagang walang water supply. Kasi hindi nakakaabot yung supplier ng tubig dito sa aming area. And then most likely, yung mga pinagkukunan ng tubig dito, deep well. So as we can see, deep well is very expensive when it comes to pagpapag-deep well. At the same time, sa monthly maintenance niya, napakamahal. O kuryente, gumagamit siya ng kuryente dun sa paghigop ng tubig mula dun sa pinakailalim. So here, nung na-purchase namin siya, I'm thinking kung anong pwedeng gawin alternative na very cheap at the same time low maintenance. So we come up into a water rain collection system na through rain kasi bihira naman talaga hindi naulan sa lugar namin dito, and it's good opportunity for us to collect water. Rainwater collection system is very practical in a sense na malinis naman talaga yung water, rainwater na mako-collect mo from your rooftop. Ang rainwater guys, wala siyang minerals. Okay, as in zero minerals siya. That's why yung kanyang pH, acidic. Some of the bacteria cannot survive in a pH of 4. Okay, pH of 4, 3. Okay, most likely dyan naglalaro yung rainwater. Okay, kasi wala siyang minerals. So, let's try to look at yung aming ginawang rain harvesting system dito lang sa aming bahay or aming kubo na ginawa. So, tingnan natin dito. Okay, come on. So, ayan. Okay, kung makikita nyo, yung pinakadulo ng yero, nilagyan namin ng PVC pipe na di 4. And yung in part nito, end part ng PVC pipe, is nilagyan namin ng downspout. From the top, babagsak yung water. Siyempre, hindi na makakapasok yung mga dumi-dumi kasi nga nasala na siya ng mesh. So, babagsak siya dito. Diretso siya dito sa baba. And then, meron siyang Y dito. And then, diretso siya dito paakyat. Papunta sa tank. Okay? So, of course, kailangan mas elevated yung area dito in compare dito sa nabagsakan. And meron siyang bukasan dito para if in case na pwede mo siyang buksan, matatanggal lahat ng dumi. Now, the reason for this, kung bakit siya ginanito, hindi siya diretsong binagsak doon sa tank, it's because lahat ng dumi pwede siya mag-precipitate muna dito sa ilalim at ma-prevent yung kanyang pag-akyat doon or ma-minimize yung mga dumi na makukulik doon sa pagpunta sa tank. So, right before, after ng rain, pwede mo siyang buksan at lahat ng mga dumi alulod, okay, nakukulik siya at nailalabas. Ito yung mga dumi nag-precipitate or nag-suspend. So likewise dito sa other side, meron siyang collection duct dito or yung downspout. Ayan, babagsak siya dito. Tapos, dito sa baba, pababa dito. And then, try to check this one. Ayan. Babagsak siya dito. Tapos merong clean out dito. Just like on the other side. Okay. Tapos magta-travel na yung water doon. Papunta doon sa ito. Itong pipe na to. Papuntang tank. So, that is the main purpose of having this kind of system. Para lahat ng dumi, lahat ng may lupa man yan, lahat ng mga dumi-dumi, hindi sila magta-travel doon sa tank. Okay? Or kung magka-travel man sila, mas ma-minimize. Kasi dito muna sila mag- suspend sa ilalim. So, yung sukat ng aming tank is 10 feet yung length o yung haba.
And then yung lapad niya is nasa 7 feet and then yung height niya is nasa 8 feet. Okay, kaya namin siya ginawang ganito kasi instead na magpapagawa pa kami ng tower, tinasa na namin siya para at the same time doon na namin papatong yung aming mga barrel for the pressure sa tubig. Now let's try to check pagdating doon sa plumbing or piping papasok ng bahay. Okay, so by the way, gumamit kami ng PPR dito. Ito yung para pag naglinis, pwede itong buksan. Ito naman, itong pangalawang pipe is ito yung papasok papunta doon sa bahay. Okay, mag-heat valve, and papasok doon sa bahay. So, tatravel siya dito. And then, diretso na siya doon, pasok. Doon sa CR. Ayan, CR. And then, papasok doon sa kitchen and then doon sa garden. Okay, dito nakatito dito. Kasi itong pipe na to papuntang taas, ito yung piping doon sa reservoir. We put this indicator. Makikita mo yung level ng tubig. Ayan yung level ng tubig, oh. Gumamit lang kami dito ng ano mong tawag dito? Parang barb fitting. Tapos finit namin tong hose na to. At saka naka-barb fitting din doon sa taas. At saka ito yung labasan. Pag excess ng water. So balik tayo dito. Itong pipe na to pataas, ito ay diono. Ito ay pa-reservoir. So meron siyang valve din or gate valve. At saka din dito. So pag nakabukas to dito, dapat nakasara tong isa na to para hindi babalik yung tubig papasok ng tank. Okay, now anyways, anong purpose nito, ba't dalawa? Kasi if ever na mataas yung level ng tubig dito, sabi natin nandito sa mer full na siya, syempre pwede na mag-function yung mga faucet namin dito sa kitchen, okay, sa CR, na hindi kami nagpapakyat ng tubig papunta dun sa tank. Now, let's try to check kung anong itsura dun pagdating sa taas. So, we're here on top of the tank. So, dito, as you can notice, meron ditong manhole na nilagyan ng mosquitero. Or screen. Okay, the purpose of this, kasi ganito yan, yung buhos dito or yung atip or yung buhos na semento is naka concave. Okay, para lahat ng tubig na papatak dito sa floor is diretso doon sa baba. Kung titingnan nyo, naglagay kami dito ng trapal. This is also an additional roof para mag-collect ng water tsaka diretso sa dito. And of course, hindi gagana yung ating tank or yung ating reservoir kung walang pump na magpapaakyat ng water papunta dito sa ating tanke. So what we use is this aqua speed submersible pump pang aquarium. So ito ay ayan, 24 wattage for fresh water. Meron siyang 3 meters height max o yung kanyang elevation. So yung ginamit namin dito para magpaakyat ng water papunta dito sa tank. Ayan, ito yung hose na ginamit namin, yung maliit lang. At ito yung kanyang tagas. Okay, ganyan natin. Ayan, ganyan lang. In just 3 hours, puno na to. Okay, so kung hindi naman kayo ganun kabilis maggamit ng water, sapat na ang ganung klaseng pump para magpakyat ng tubig dito sa tanke. So, napakalaking tipid pagdating dun sa energy consumption. Guys, sabi nga nila, water is life. Pero, pag meron kang free source of water, then water is lifer. So, once again, this is Bricks, your nutrition advisor. Hanggang sa muli, I hope that you learned something. See you, and God bless everyone.